个爸。Magandang gabi po sa inyo lahat. Tawag sa kasal, si Carl Dane Ilagan, anak nila Ginoo at Ginang Carlito Ilagan at Heidi Tahos, nakatira sa Adelino 1, City of San Pedro, Laguna, ay nais magpakasal kay Ana Rose Alguire, anak nila Ginoo at Ginang Adelino Alguire at Presenciana Angeles, nakatira sa San Isidro, City of Cabuyao, Laguna. Ikakasal sa ika-21 ng taong kasalukuyan. Kung sino man po sa inyo ang may alam na magiging hadlang sa pag-iisang dibdib ay maaari po lamang makipag-ugnayan sa ating tanggapan o kumbento. Good evening, brothers and sisters. We are now on the 25th Sunday in honor of the ordinary time. Please all stand. Puri ng Panginoon, umawit ng kagalakan, at tutugin ang gitara at ang Father, and the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. God is generous and give us more than we can ever deserve. In turn, we have to mirror this generosity to those going beyond the limits of strict justice. When we see the latecomers, our brothers and sisters who turn to God after living a dissolute life, He must encourage them in their struggle to change their ways. Call rather than wish that they be made to pay for their sinful past. Today we celebrate the 22nd National Seafarers Day. Let us remember our Filipino seafarer who lived the
pray the high seas for the love of their families. Brethren, let us acknowledge our sins and so prepare ourselves to celebrate the sacred mysteries. I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done, in what I failed to do, through my most grievous fault. Therefore, I ask, Blessed Mary, ever Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Glory to God in the highest.
intercessors, and we merit to attain eternal life. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. Please all be seated. A reading from the book of the prophet Isaiah. Seek the Lord while he may be found. Call him while he is near. Let the scoundrel forsake his way, and the wicked his thoughts. Let him turn to the Lord for mercy, to our God who is generous and forgiving. For my thoughts are not your thoughts, nor are your ways my ways, says the Lord. As high as the heavens are above the earth, so high are my ways above your ways, and my thoughts above your thoughts. The word of the Lord. Thanks be to God. The Lord is near to all who call upon Him. The Lord is near to all who call upon Him. Every day will I bless you, and I will praise your name forever. A reading from the letter of St. Paul to the Philippians. Brothers and sisters, Christ will be magnified in my body, whether by life or by death. For to me, life
which I shall choose. I am caught between the two. I long to depart this life and be with Christ, for that is far better. Yet, that I remain in the flesh is more necessary for your benefit. Only conduct yourselves in a way worthy of the gospel of Christ. The word of the Lord. Thanks be to God. Please all stand. Open our hearts, O Lord, to listen to the words of your Son. Alleluia, 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 the Lord be with you. And with your spirit. The Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. Jesus told his disciples this parable. The kingdom of heaven is like a landowner who went out at dawn to hire laborers for his vineyard. After agreeing with them for the usual daily wages, he sent them into his vineyard, going out about 9 o'clock. The landowner saw others standing idle in the marketplace, and he said to them, "You too, go into my vineyard, and I will give you what is just." So they went out, and he went out again and around noon, and around 3 o'clock, and did likewise, going out about 5 o'clock. The landowner found others standing around and said to them, "Why do you stand here idle all day?" They answered, "Because no one has hired us." He said to them, "You too, go into my vineyard." When it was evening, the owner of the vineyard said to his foreman, "Summon the laborers and give them their pay, beginning with the last and ending with the first." When those who had started about 5 o'clock came, each received the usual daily wage. So when the first came, they thought that they would receive more. But each of them also got the usual wage. And on receiving it, they grumbled against the landowner, saying, "These last ones work only 1 hour, and you have made them equal to us, who bore the day's burden and the heat." He said to one of them in reply, "My friend, I am not cheating you. Did you not agree with me for the usual daily wages? Take what is yours and go. What if I wish to give this last one the same as you? Or am I not free to do as I wish with my own money? Are you envious because I am generous? Thus the last will be the first, and the first will be the last." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Una ay bahagi po ng ating pagdiriwang sa araw na ito. Ay katulad po na ipinamanik sa pasimula ng ating pagdiriwang ng Misa. No? Ngayon ay 22nd Seafarer's Day. No? Sino po rito ang mga seaman or seawoman? Meron ba? Wala. O yung may mga kamag-anak na seaman or seawoman.
sa Pilipinas. So, ipanalangin natin sila sa mahirap ang mapapunta sa gitna ng karagatan. Naalala ko tuloy kahapon bago ako magmisa sa Fiesta Homes. No? So, on the way sa Fiesta Homes, ay binuksan ko yung radio mo. At yung kanta sa radio ay ganito yung chorus. Nagtiis ako dahil siman ka. No? Pero yun pala, no? Ikaw ay siman loloko. Kasi pinagpalit mo ako. So ipanalangin po natin ang ating mga siman, no? Na huwag maging siman loloko. No? So, yun din po yung bahagi ng pagtugon. Ako po ay mayroon din po ako bayaw na simang. So, ito po yung araw na huwag natin kalimutan, no? Ipagdasal sila. Pangalawa, yung patuloy po natin paanyaya para po sa pagdiriwang natin sa araw na ito, yung pamanig na ipinapamanig ng po may kapalay muli, no? Ay parabola o talinahaga tungkol sa paghahari ng Diyos. So sa araw na ito, inalintulad na Jesus ang paghahari ng Diyos sa isang may-ari ng ubasan o sa isang mismong ubasan na naghahanap ng mga manggagawa. At isa po sa mga nakita po natin dito sa banal na kasuha sa akin po, no? Isa na mga kintay sa akin dito ay yung sinabi na may-ari ng magagawa. Kaibigan, hindi kita dinadaya. Alam niyo kung isang mayroong sa ating pagtingin, lalong-lalong kapag tayo mga Pilipino, no? Kapag tayo natalo, masabihin natin, dinaya tayo. So, palagi nasa likod ng ating kaisipan natin, baka dinaya ako. Yun yung pagtingin ng mga manggagawa sa ubasan na inupahan ng may-ari ng ubasan na naunang tumugon. Kasi sila ay nagtrabaho ng 12 oras. Ngayon, kapag 12 oras, OT na yan. Ano? Ngayon kasi ang ating working hours ay 8, regular working hours. Sa panahon ni Jesus, 12 hours. Kasi kung pakinggan po natin yung banal na kasulatan, ano sinabi rito sa Ebanghelyo natin ni San Mateo, umaga pa, ay lumabas yung may-ari ng ubasan. Pagkatapos ay yung pinakahuling paglabas niya ay ano, alas 5 ng hapon. Yun ang huling paglabas niya. Kaya yung sinabi ay may isang oras lang sila ng trabaho. So ibig sabihin ay natapos yung trabaho alas 6 ng hapon. So 12 hours. Yan yung working hours ng panahon ni Jesus 2,000 years ago. So, nagreklamo itong mga ito sapagkat 12 oras silang nagtrabaho. Ito ngayong bagong dating ay 1 oras lang ay sabi nga ay nagreklamo sila sapagkat lugi sila, mas napagod sila. Pero yung sabi ng may-ari ng hindi, kaya hindi kita dinadaya. Kasi bakit? Ang usapan ay daily wages. Sa translation po ng Tagalog, binigyan nila ng presyo. Kasi yung presyo ng, kung tawagin natin ay minimum wages, minimum daily wages, noong panahon ni Jesus Yalit, 1 dinar, 1 dinaryo. So, yun ang ibinigay. So, yun din ang kanilang usapan.
So kaya sinabi noong may-ari noong hindi kita dinadaya. Bagamat yung mga isang oras na binigyan din niya na isang dinaryo. Pero ibig sabihin, hindi dapat makita na ito'y kawalan. Alam niyo, minsan sa ating pananampalataya, yun yung pag-aawon na rin. Huwag tayong maging matuos. Huwag tayong maging matuos. Lalo-lalo doon sa mga kapatid natin na lumiis na lantas. Hindi kaya po ay sa pagkaunawa natin ay bago tanggapin ng ating Panginoon ay very late na. Kasi pare-pareho kahit tatanggap ng isang biyaya. Yung iba ko ay bininyagan noong pagkapanganak natin. Marami yung sa atin ay bininyagan noong tayo ay mga sanggol pa. Pero meron na tayong mga kapatid na nabinyagan, katulad po rin sa San Agustin. Si San Agustin po ay bininyagan, 35 years old na siya. Yung tatay ni San Agustin ay bininyagan doon sa kanyang higaan ng karamdaman. Tawagin na rin ito ay higaan ng kamatayan. Naghihingalo na nung siya'y bininyagan. Pero sabi nga, huwag natin tuusin ang alagayalin, tumanggap tayo. Dahil ang tinanggap natin, ay ang buhay na walang hanggan. At sana po maging maliwanag sa amin kay Siba na yung buhay na walang hanggan ay alam, yung kapunuan ng lahat ng ating pangailangan. Yung kaganapan ng ating buhay. At yun po naman yung ibig sabihin ay pupunuan ng Diyos ang lahat ng ating pangailangan. Ay siguro sabihin natin pa, paano yun? Lugi naman kami ay, alam nyo, sabi nga, kung talaga naunawaan natin yung ating pangailangan, hindi tayo lugi, mas mapalad tayo. Kasi pagkat, yung kaligtasang dulot na Jesus ay alay, matagal natin pinapakinabangan. Pero kung bibigyan natin yung usapin ng katarungan, sabi yung ayalin, dapat ito maging maliwanag sa atin na rin. May turo tayo ng katarungan. Ano yun? Yung purgatorio. Huwag natin isipin yung katarungan. Kasi bakit? Automatico yun eh. May purgatorio tayo. Ang pangyayari ni Jesus ay alin. Pagtuunan natin yung pansin yung alin. Yung kagalakan na dulot na ang may-ari ng basanalin. Magkaroon sila ng trabaho. Kapag pinag-usapan natin yung paghahari ng Diyos ay alin, makamit nila yung buhay na walang hanggan. Yun ang ayong magbigay sa atin ng kagalakan. Alin, ng taong ito ay tunay na naging tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo. Yun ang dapat natin ikatawa, ikaligaya, na makita natin yung kagandaang loob ng Diyos. Sa Tagalog translation, alin, kabutiang loob. Ito yung habang po sa atin doon sa unang pagbasa. Sa aklat ni Propeta Isaias, no? Alam nyo, ayan yung po naulitin ko, sapagat maganda yung mga salitang ginamit po dito sa aklat ni Propeta Isaias. Ano sabi po ni Propeta Isaias doon sa unang pagbasa? Ayan yung pagiging kulit. Seek the Lord while He may be found. Call Him while He is near. Let the scoundrel forsake his way and the wicked his thoughts. Let him turn in the Lord for mercy to our God who is generous in forgiving. Ano? Generous and forgiving. Ang kagandaang loob ng Diyos sa pagpapatawad. Yung kagandaang loob ng Diyos ay yung kagandaang loob natin. Kapag sinabi natin kagandaang loob, no, sabi nga na, it's not what you have, it is what you are. No? Hindi kung anong meron ka, no? Kundi kung ano ka, it is your identity. Yung kagandaang loob. Ibig sabihin, kapag sinabi yung kagandaang loob ka, hindi yung sinasabi na, ako'y mabait.
Depende sa kausap. Ay, hindi kaganda ang loob ng Diyos yun. Hindi kaganda ang loob yun. Hindi kabuti ang loob yun. Kasi bakit? Nakadepende ka doon sa kaharap mo eh. Pag sinabi mong ikaw ay mayroong kaganda ang loob, kapag ikaw ay mabuting loob, kahit na yung kaharap mo ay masama ang loob, maganda pa rin ang loob mo. Kasi bakit? It is what you are. Yun ikaw. Kung ikaw ay masama kasi maharap yung kasama mo, ikaw ay mabuti kasi maharap ang kaharap mo ay mabuti, hindi ka talaga mabuti. No? Nahaluan ka ng hindi mabuti. No? At ang Diyos, hindi pwede ganun. Ang Diyos, kasi ang Diyos ay eternal. It is what He is. Ano yun? Ang mabuting loob. So, bahagi yun na kung saan yung makita natin. No? At ito yung resalya. Saan yung kanyang mabuting loob? Hindi lamang sapagkat binigyan tayo ng trabaho. No? Hindi lamang sapagkat inilalayo tayo sa mga sakit at karamdaman. Hindi lamang sapagkat mayroon tayong pang-araw-araw na pagkain. Hindi lamang sa mga material na biyaya na ipinagkakalong ng Bombay Kapal. Lahat ng ito ay nasa ilalim ng isang napakagandang loob ng Diyos. Alin yun? In forgiving. Sa kanyang pagpapatawad. Ang kagandang loob ng Diyos sa kanyang pagkabataw. Kaya po dumadaloy sa atin ang biyaya ng Diyos, yung material na biyaya ng Diyos Elin. Kasi inalis niya ang kasalanan at ang epekto ng kasalanan. Ito po yung pinakasentro ng ating pananalig. Nalig, yung kagandaan loob ng Diyos na handang magpatawad sa atin, maging tayo man ay tumugon sa kanyang panawagan, umaga pa man, o sa panahon na ng pagkatakip silim ng ating buhay. Andun yung kagandahang loob ng Diyos. His generosity in forgiving. Ginawang huwag natin kalimutan ang kanyang kagandahang loob sa pagkabata. Kaya nga po nung nakaraang linggo, yung hapon ay pinamanay ko sa atin ang nakaraang linggo ng ating Panginoon sa Presyalin. Forgive 77 times. Walang hangganang pagpapatawad. Bakit? Yun yung kagandahang loob ng Diyos. Yun ang kanyang kabutiang loob. It is what He is. A forgiving Father. At ayong pangayon ay pinamanin ko sa ating ay ni Propeta Isaiah 7. Pakinabangan natin. No? Yun ang haman ay binibigyan. Pakinabangan natin. Huwag natin sayangin. So, ibahagi din po na pinagkaloob natin ng ating pag-inilay noong nakaraang linggo. No? Sa pagkapatawad, ang walang katapusang pagkapatawad. Pero kalimitan po, no? May mga nagtatanong, ito kalimitan, bakit paano kung malalaman na ako'y mapagpatawad? Na ako'y nakapagpatawad na. Isa rin pong uri ng loob ang nais ko at nais natin pagnilay-nilay ngayon sa araw na ito. Anong uri ng kalooban? Magaan ang loob. Kung talagang napapakinabangan natin yung kagandahang loob ng Diyos ng walang katapusang pagpapatawad, dapat ang loob natin ialin. Magaan. Magkaroon tayo ng kagaanan ng kalooban. Kapag mabigat yung loob natin, ibig sabihin, hindi pa tayo nagpapatawad. Kung yung kaaway natin dito magdaraan, hindi ako dadaan dyan, dadaan ako dun sa mas malayo. Hindi ba magaan yung ating loob? Kung yung ating kaaway ay dito nagsisimba, hindi ako dito sisimba. Kasi makikita ko yung aking kaaway, sasama ang aking loob. Hindi yung panapagpapatawad yun. Kaya po isa sa mga pamantayan ng tao na ito ay napatawad mo rin, yung kagaanan ng loob. Magaan ang aking loob. Asa na ito po yung mabigyan natin? Gusto pala ng Diyos.
Kaya pala gusto ng Diyos na ako'y magpapatawad kasi bakit gusto niyang maging magaan ng ating kalooban. Ayaw niya akong pabigatan ng kalooban. We must remember, itong mga nagtrabaho dito sa ubasan ng may-ari ng ubasan ni Alin. Everyone received one dinar. No? Yung daily wage, kung tawagin po natin. Pero isa, masama ang loob. No? Masama ang loob. Hindi lang sapagat napagod siya no? ng 12 oras. Pero hanggang ngayon, dinadala niya pa yung kanyang pagod. Bakit? Kasi hindi niya makita yung kagandaang loob ng Diyos. Nalit na kaya niyang magbigay ng the same amount na ipinagkaloob sa kanya doon sa nagtrabaho lamang ng isang oras. Kasi na rin po siguro hindi natin na yun, kapag ganun yung ating kaisipan, palagi tayong matuos, baka hindi natin maintindihan yung buhay na walang hanggan. Nalit, kapag ipinagkaloob sa iyo yung kabuhay na walang hanggan, wala ka nang iisipin pa. No? Everything will be given up to you. No? Sabi nga sa banal na kasulatan. Pupunuan ng Diyos ang lahat ng iyong pangangailangan. Pero ito pa yung makita ko natin. Halin, kaya ako magpapatawad kasi no, gusto ng Diyos mag-aalan ako. No? Mag-aalan ako. Kaya po tayo nabibigatan, marami tayong dala-dala. At ano yung dala-dala na pababigat sa akin? Yung hindi pagpapatawad. Bakit mabigat yung dinadala natin? Kasi hindi natin nakikita yung ulit yung kagandaang loob ng Diyos. Yung kabutiang loob ng Diyos. Bitawan mo ang iyong kaisipan ng paghihigante. Magpatawad ka at gagaan ang kalooban mo. At yun pong ibig sabihin ng pag-ahari ng Diyos. Yun ang ibig sabihin ng langit. Kaya po, kung yung mahala, sabi kayo, what is heaven? It's not a place. Ang sabi ko yun, state of life. Estado ng buhay. Pwede mo naman na ikaw ay pumunta sa langit, masama ang loob mo, mabigat ang loob mo. Kahit saan ka, kapag mabigat ang loob mo, that is not heaven. It is hell. Impyerno yun. Nabibigatan yung kalooban mo, parang sinasakal ka. No? Hindi. Hindi yun ang heaven. Ano ang heaven? Magaan ang loob mo. No? Magaan ang loob mo. Kaya nga po ko, kung inyong maalala nung nakarang ligo, anong sabi ko? You would like to experience God? Forgive. And ask for forgiveness. Kung gusto mong maranasan ng Diyos, magpatawad ka at humingi ka ng kapatawaran. Gusto mong maranasan ng langit, magpatawad ka at humingi ka ng tawad. Kasi bakit? Sigurado ka rin, magagaan, mapapagaan ang kalooban mo. Mapapagaan ang kalooban. Kaya kung isa yung iba, nagtataka, ba't sila nagkakasakit? Kasi bakit? Kasi napupuno ka ng galit. Hindi mo nakikita yung alin, yung kagandaang loob ng Diyos. Kaya bahagi yun ako sa ano yung makita po na pakinabangan natin. Yun yung hamon na ipinamanik sa atin ni Propeta Isaias. Pakinabangan natin yung kagandaang loob ng Diyos sa Kanyang walang hanggang pagpapatawad. Pag-aalin natin yung ating kalooban. Magpatawad tayo.
Please stand. I believe in one God, the Father Almighty, maker of heaven and earth, of all things visible and invisible. I believe in one Lord Jesus Christ, the only begotten Son of God, born of the Father, before all ages, God from God, light from light, true God from true God, begotten not made, consubstantial with the Father. Through him all things were made. For us men and for our salvation, he came down from heaven, and by the Holy Spirit was incarnate of the Virgin Mary, and became man. For our sake he was crucified under Pontius Pilate. He suffered death and was buried, and rose again on the third day, in accordance with the Scriptures. He ascended into heaven, and is seated at the right hand of the Father. He will come again in glory to judge the living and the dead, and his kingdom will have no end. I believe in the Holy Spirit, the Lord, the giver of life, who proceeds from the Father and the Son, who with the Father and the Son is adored and glorified, who has spoken through the prophets. I believe in one holy, Catholic, and apostolic church. I confess one baptism for the forgiveness of sins, and I look forward to the resurrection of the dead and the life of the world to come. Amen. Jesus reveals to us the Father who is good to all his children and cannot be outdone in generosity. Full of confidence, Lord, hear our prayer. Lord, hear our prayer. The church leaders may zealously work in the Lord's vineyard and give courage to all who lost their jobs because of inequality and oppressive structures in society. We pray. Lord, hear our prayer. That government may provide gainful employment to its citizens so they may attain their full potentials. We pray. Lord, hear our prayer. That the seafarers and their families left behind may remain united in prayer and affection and call on God in all their endeavors. We pray. Lord, hear our prayer. That the families of seafarers who are victims of piracy and still in captivity be comforted from fear and anxiety. May they receive proper assistance to their needs for them to go on with life. We pray. Lord, hear our prayer. That we may undergo a change of heart and of lifestyle, truly being stewards of creation, loving and caring of our earth, rather than exploiting and abusing it for self-serving ends. We pray. Lord, hear our prayer. Father, may your providence not lead us to the well righteous, self-righteousness and selfishness, but to selfless love for all. Make us generous like you, that we may love fully and bring others to life. Through Christ our Lord. Amen. Please all be seated.